Habang nakasentro ang ating atensyon sa mga maghahain ng kanilang kandidatura ngayong Linggo, hindi rin natin dapat kalimutan ang ating responsibilidad na bumoto. Simula October 8 o sa susunod na Lunes, ipagpapatuloy ang voters registration na magtatagal na lang hanggang October 31. May news to go si Ruth Cabal. Malinaw ang mensahe ng COMELEC sa baller na ito na suot mismo ng spokesperson ng ahensya. I will vote 5-13-13. Paalala na rin daw sa responsibilidad ng bawat isang bakibahagi sa eleksyon 2013. At kasama niyan syempre matiyak na rehistrado ka muna sa COMELEC. Hanggang October 31 na lang ang voters registration. Pwedeng makarehistro bilang bagong botante kung 18 years old ka na o mag-18 sa araw ng eleksyon. Kung isang taon ang residente ng Pilipinas at 6 na buwan na residente sa distritong pagbobotohan bago ang eleksyon. Kung hindi disqualified ng batas, yan yung mga nakakulong na may final judgment na o yung mga dineklarang insane o incompetent. Para sa mga bagong registrant, ang requirement lamang para makarehistro ay birth certificate at valid ID. Pero hindi ibig sabihin pagkarehistro sa COMELEC ay automatic na botante ka na. Pag nag-submit ka ng application, automatic yan. Hihintayin mo pa yung Election Registration Board. After the ERB hearing, ma-finalize natin yung listahan. So there will be no extension. Hanggang October 31 lang din ang pagpapareactivate ng registration. Pag di ka kasi nakaboto sa 2 huling eleksyon, automatikong deactivated na ang iyong registration. Noong 2010 halimbawa, nagkaroon ng 2 eleksyon, general elections noong Mayo at barangay elections noong Oktubre. Kaya't kung di ka nakaboto sa 2 eleksyon na yun, wala na ang iyong pangalan sa voters list. Kailangan mo ring ayusin ang iyong rehistro kung lumipat ka ng ibang distrito, munisipyo o syudad. Kung nag-iba ka ng pangalan dahil kinasal o may court order. At kung may correction of entry sa iyong rehistro. Paalala rin ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting, mas mainam daw na bago pa man ang araw ng eleksyon, ma-check na kung ang pangalan mo ay nasa voters list. Do it early. People have to realize that that's a privilege and a right they have. They have to exercise it. They have to utilize it because when you vote, you have a say in Philippine democracy. Ang grupo ng mga kabataang ito hindi pa raw nakakapagparehistro pero hahabulin daw nila ang deadline para makaboto sa eleksyon 2013. Next week. Bakit na late na? Busy sa school, magpa-finals kasi. Dapat maging involved kami sa society natin, ganun, na makapili ng mga karapat-dapat na manungkulan sa gobyerno. Ang kahalagahan sa akin nun, parang nasabi ko yung voice ko kung saan yung tama, ganun. Ganun yung naisin lang. Okay. So pwede kang magreklamo? Pwede magreklamo pag mali pala yung naboto ko. Ruth Cabal, GMA News.